Magandang hapon na naman sa inyo, mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili, galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin si pangalang Irene. Bueno, basahin na natin ang liham ni Irene. Dear Kuya Peles, magandang hapon po sa inyong lahat yan. Sa inyong himpilang Bombo Radio, lalong-lalo na po sa inyo, Kuya. Isa po ako sa mga masugid ninyong taga-subaybay sa inyong malawakang programa sa radyo. At tuwing hapon, Kuya, ay lagi po akong nakikinig sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Irene at isa pa po akong dalaga at 25 taong gulang. Para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Irene, kailan mo ba nakilala yung si Joey, ha? Noong isang linggo, kararating lang niya galing Maynila. Eh, parang hindi ko yan nakita dito sa lugar natin, eh. Saan ba yan lumaki? Sa Maynila daw, eh. At doon na rin siya nag-aral. Ah, kaya pala. Ngayon ko lang siya nakita dito sa lugar natin. Wala silang bahay dito. Nagbakasyon lang siya sa ate niya. Teka, magtatagal ba siya dito? Sabi niya, maghanap daw siya ng trabaho dito sa atin. Hindi na ba siya babalik sa Maynila? Kung makakahanap siya ng trabaho niya dito, hindi na daw. Total, may bahay naman ang atin niya dito. Teka, friend. Sinagot mo na ba siya? Hindi pa, no. Kakikilala ko lang sa kanya, eh. Sasagutin ko na kaagad. Pero alam mo, friend, may itsuram naman siya, di ba? Guwapo! Nako, hindi naman akong tumitingin sa itsura, eh. Kundi sa ugali. Sa bagay, kahit gwapo kung hindi naman maganda ang pag-uugali, eh mas maigi na yung kahit hindi gwapo kung mabait naman at maganda ang ugali niya, hindi ba, friend? Tama ka. Kahit hindi gwapo kung mabait at magandang ugali niya, pakikiramdaman ko muna siya, mahirap na. Sino ba yung galing dito nung isang araw, ha? Si Joey po, inay. Eh, nanliligaw ba sa'yo? Parang ganun na nga po, inay. Eh, taga saan ba yun? Parang ngayon ko lang nakita dito sa atin, ha? Galing po siya sa Maynila, pero taga rito sila dati. Eh, bakit? Di na ba sila dito nakatira ngayon? Opo, inay. Nagbakasyon lang daw siya sa atin niya. Kala ko, taga rito siya, eh. Dati, inay. Pero doon na sila namalagi ng mga magulang niya sa Maynila. Yung ate lang niya ang nandito. Mag-ingat ka sa lalaking yun, ha. Hindi mo masyadong kilala yun. Inay, nanliligaw lang siya. Hindi ko pa siya sinasagot. Kahit na, mas maganda yung nag-iingat ka. Opo, inay. Huwag po kayong mag-alala. Anong sabi ng anak mo nang tinanong mo siya? Nanliligaw daw sa kanya, pero hindi pa raw niya sinagot, eh. Ngayon ko lang nakita. Ang lalaking yun dito, hindi yata taga rito yun, eh. Dati daw, nanirahan daw sila dito nung malit pa siya. Ngayon, nasa Maynila na raw sila. Bakit daw siya narito ngayon? Nagbakasyon daw sa kapatid niya. Siguro,
Nakita yung anak mo na maganda, kaya ayon, dumalaw dito. Eh, mukhang magalang naman eh. Naku, inang. Mahirap sa mga ganyan. Hindi pala siya lumaki rito. Eh, oo nga raw eh. Sa Maynila talaga siya lumaki. Yung ate lamang daw niya ang nandito at nagbabakasyon siya. Naku, pagsabihin mo yung anak mo, edang, mahirap na. Hindi natin alam kung anong klaseng pag-uugali yung tao yan. Oo. Sinabihan ko na yung anak natin. Eh, sa panahon ngayon, edang, dapat nag-iingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo. Mahirap na! At nung balik ko na dito sa bahay niyo, Irene, seryoso ako sa iyo. Joey, kailan lang tayo nagkakilala? Oo nga, pero para sa akin, sapat na yun. Bigyan mo pa ako ng sapat na panahon, Joey. Alam mo, nung unang makita kita, tinanong ko agad ang ate ko kung kilala ka niya. Kaya nga agad akong nagpunta rito. Hayaan mo, baka sa pagbabalik mo, doon mo na malalaman ang sagot ko sa iyo. Sige, Irene. Aasahan ko yan. Alam mo, naghahanap na ako ng trabaho ko dito para hindi na ako babalik sa Maynila. Kasi mas mahirap ang buhay doon kaysa dito sa probinsya. Sinong kasama ng mga magulang mo sa Maynila? Pareho nang wala ang mga magulang ko. Mga kapatid ko lang din ang nandun. Kaya nga, minabuti kong dito na lang ako maghahanap ng trabaho. Dahil nandito naman ang ate Cora ko. Sana, makahanap ka ng trabaho mo dito. Para hindi ka na bumalik sa Maynila. Alam mo, Joey, sa totoo lang, nahulog na rin ang loob ko sa'yo. Kahit kailan lang tayo nagkakilala. Irene. Oh, friend, kumusta na yung maliligaw mo? Hindi ko pa siya sinasagot eh. Oh, anong sabi naman ng mga magulang mo? Sabi nila, wag daw akong pabigla-bigla. Mahirap na. Totoo yan. Hindi mo alam kung tunay ang kanyang pagkatao. Pero Mayet, ang bait niya. At sinabi ko sa kanya na malalaman na niya ang kasagutan ko sa pagbalik niya. Ano? Oo. Ayaw ko nang mahirapan yung tao. Eh, ang tanong, gusto mo rin ba siya? So, ilang linggo na nakilala ko siya, nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Sinasabi ko na nga ba eh. Seryoso yung tao eh. At mabait naman siya. Kaya, bakit ko pa patatagalin? Mahal ko na rin si Joey, friend. Mabait at may itsura si Joey, kuya. Kaya madaling nahulog ang loob ko sa kanya. Kaya nangako ako na sa pagbabalik niya ay sasagutin ko na siya. Hindi ko rin alam, kuya, kung bakit madaling nahulog ang loob ko sa kanya. At Irene, nandito na naman ako. At sana, malaman ko na ang kasagutan mo sa araw na to. Joey? Pero bago mo ako sagutin, may ipagtatapat muna ako sa'yo para wala kang pagsisihan sa bandang huli. Ha? Anong ibig mong sabihin, Joey? Alam mo, Irene, isa akong ex-convict at matagal akong nakulong sa monte. Ano? Pero nadami lang ako. Nakulong ako sa kasalanan hindi ko naman ginawa. Maniwala ka sa akin.
Nadami lang ako sa mga barkada ko. At pinagdusahan ko na yun ng ilang taon. Pero lumabas din ang katotohanan. Kaya ako nakalaya. Joey. Ngayon, Irene, wala na akong tinago sa'yo. Sasagutin mo man ako o hindi. Nasa sa'yo na yan. Basta ako, mahal na mahal kita. Mahal din kita, Joey. Kaya sinasagot na kita. Sinasagot na kita, Joey. Matanong nga kita, anak. May ugnayan na ba kayo ng Joey na yon? Opo, inay. Mahal ko po siya. At mas lalong napamahal siya sa akin nang may ipinagtapat siya sa akin, inay. Ha? Anong ibig mong sabihin, anak? Dati pala siyang nabilanggo, inay. At yun ang pinagtapat niya sa akin. Doon ako naawa sa kanya. Dahil pati magulang niya pala ay wala na pareho. Nadami lang siya, inay. At naniwala ka naman sa kanya. Anong ka ba naman, anak? Inay, wala namang kasalanan yung tao. At naniniwala ako sa kanya. Kapag nalaman ito ng itay mo, ewan ko lang kung anong sasabihin niya sa'yo. Marami namang naliligaw sa'yo dito sa atin. Bakit sa isang ex-convict ka pa nakipagnobyo? Anak naman, hindi ka ba nag-iisip? Inay... Anong sinabi mo, Idang? Magkasintahan na sila ng lalaking yon, ng anak mo? Anton. Hindi pwede yan, Idang. Ano na lang sasabihin ng mga tao dito sa lugar natin na ang mapapangasawa ng anak mo ay galing sa bilangguan? Hindi na nag-isip yung anak mo. Parang nauubusan ng lalaki. Ako rin, Anton. Ayoko sa lalaking yon. Kailangan na kausapin mo yung anak mo. Talagang kakausapin ko siya. Marami namang naliligaw dito sa kanya . Bakit ang lalaking yun pa ang kanyang napili? Ayun na nga ang sinasabi ko sa kanya. Sabi daw ng Joey na yun . Nadamay lamang daw siya sa krimen at hindi naman daw niya yun ginawa. Maniwala ka noon. Siyempre hindi niya sasabihin ang totoo. May sino ba naman ang taong magsasabi ng totoo? Kung nililigawan po pa lang yung isang tao, lalo na kapag may gusto ka sa kanya. Basta kausapin mo na lamang ang anak mo. Dahil hindi rin ako boto sa lalaking yon. Hindi, Anton! Itay, may sasabihin daw kayo, sabi ng inay? Ano bang nakita mo? At nakipagnobyo ka sa isang ex-kumbig, ha, Irene? Itay, hindi naman problema sa akin yun. Ang importante sa akin, itay, ang pagkatao niya. Bakit? Ano ang pagkatao niya? Hindi ba't isa siyang ex-kumbig? Ibig sabihin yan, masama siyang tao! Itay, nadamay lang po siya. Kaya nga po nakalabas na po siya . At naniwala ka naman doon, gano'n ba? Oo, itay. Dahil mabait siya at mabuti siyang tao. Hindi! Pagkipagkalas ka sa lalaki yan. At ayoko nang makita ang pagmumukha ng lalaki yung dito sa mamamahay ko. Itay, mahal ko po si Joey. Hintik na pagmamahal na yan. Nagmahal ka rin na lang sa isang lalaking ex-convict pa. Para kang nauubusan ng lalaki. Kahit na anong sabihin ninyo, itay, basta mahal ko si Joey. Sige. Kapag hindi ka nakipagkalas sa Joey na yon, mas mabuti pang lumayas ka na sa pamamahay na ito.
at huwag ka nang magpapakita kahit kailan. Ah, itay! Mahal ko si Joey, kuya. At ako'y naniniwala sa kanya na nakulong siya nang wala naman siyang kinalaman at nadamay lang siya kanyang ginawa. Nang malaman ng mga magulang ko, kuya, na si Joey nakulong, nagalit sila. At ang gusto ng tatay ko, kuya, makipag-break na ko kay Joey. At kapag pinagpilitan ko daw ang gusto ko, ay itatakwil daw nila ako. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Sana po matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Irene. Alam mo, Irene, hindi mo rin masisisi yung mga magulang mo. Dahil una, hindi pala lumaki dyan sa lugar ninyo si Joey. Dahil lumipat na pala sila Maynila, nang malid pa siya, at maaga yatang nawala yung mga magulang niya. Taliwas doon sa sinasabi niya. Ano ba talaga ang totoo? Maaring totoo yung sinasabi niya, maaring naman hindi. Hindi mo alam kung ano yung buhay niya doon sa Maynila. Malay mo, baka mahilig pala siya sa barkada. Alam mo, hindi yan makukulong kung talagang walang kasalanan. Yung mga barkada-barkada kasi anong tawag dito? Kapag yung mga kasama mo may nagawang kasalanan, damay ka na rin. Kahit hindi mo ginawa. At sana hindi kasama si Joey sa binibintang sa kanya. Siguro nga, totoo dahil nakalabas na siya. Hindi siguro matibay ang ebidensya kaya siya nakalabas. At ngayon, gusto na niyang manirahan sa probinsya dahil siguro gusto nang magbagong buhay at dito na maghanap ng trabaho sa inyo. At noong niligawan kanya, madali namang nahulog ang loob mo sa kanya at sinakun mo siya. Kaya sabi ko sa'yo, hindi naman masamang magmahal. Dalaga ka, binata naman siya. At walang taong hindi kayang gawin kapag ang umiral ay yung pagmamahal mo sa isang tao. Katulad niya sa inyong dalawa. Nang nalaman mo na nabilang ko pala siya, hindi nagbago yung pagtingin mo dahil nga, mahal mo siya. Kaya nga lang problema, yung mga magulang mo. Hindi nila matanggap na ang boyfriend mo, galing sa bilangguan. Mahirap lamang manghusga na sa isang tao. Maraming nangyayari o maraming naghuhusga na hindi naman totoo. Kaya nga lang sabi ko sa'yo, kung talagang mahal mo rin ng mga magulang mo, may pakinggan mo naman sila. Andiyan na yan, magkasintahan na kayo. Ang gusto na siguro mangyari ng mga magulang mo medyo umiwas ka ng konti kay Joey. At siguro naman, mapag-aralan mong mabuti kung talagang siya na talaga ang mahal mo. Huwag mong ipagsapalaran ang buhay mo, Irene. Nang dahil lang sa isang lalaki, tatakwil ka ng magulang mo. Alam mo, ang pagsisisi, nasa bandang huli lagi yan. Siguro, sundin mo muna sila. Dahil kung talagang kayo na talaga ni Joey, abay,
Makiramdam ka muna. Pag-isipan mong mabuti yung gagawin mo bago pa mahuli ang lahat. Total, na nagkikita naman kayo. Baka naman pwede na wag mo lang ipagpilitan yung gusto mo dahil ang magulang, hindi sila hindi sila mag-iisip ng hindi tama para sa kanilang anak. Lagi nakasubaybay yan. Kaya sana, huwag mong isang tabi yung gusto ng magulang mo na makipagkalas ka muna kay Joey. Total, may naman mukhang cellphone, nakapag-usap naman kayo. Baka naman pwedeng maglaylo muna kayo sa inyong dalawa. Dahil kung talagang kayo ay para sa isa't isa, mangyayari yan. Kaya sana sa ngayon ay sundin mo muna sila at nang sa ganun ay hindi ka mapasama. Pero yan na lamang munang magsasabi ko sa iyo at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Mayroon mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service!